Hello, naka-discover ako ng area kung saan ako kukuha ng soil para dun sa aking garden. So, dun sa area na dun, sa may bahay at saka dun sa may fence, medyo mas mataas po siya compared dito sa area na to kung saan yung ilalim ng puno. And pag umuulan, usually lahat ng tubig galing sa taas is dito sila pumupunta. So, dito sa area na to. Kaya kung mapapansin nyo yung area na to, medyo dark yung kanyang lupa. Kasi buhangin talaga halos sa amin eh. Pero itong area na to, look, ito yung buhangin part. Yan, di ba, buhangin. Pero dito sa ilalim na to, is dark yung soil. Meaning to say, it's nutrient rich. Kasi nga, lahat ng umaagos galing doon, is dito po siya napupunta. So, ang gagawin natin is scrape natin yung layer, yung top layer. At yun po yung gagamitin natin sa ating pagka-garden. Kasi tingnan nyo naman, lupa po talaga siya. So, hindi siya yung katulad nung doon sa side na buhangin. Ayan o, tapos, ano siya, madali siyang wagwagin. So, buhaghag. Tapos, yung color niya, compared sa regular na lupa, is dark. And I think this is very like nutrient rich na pwede nating gamitin doon sa ating punlaan. Yan. So, basically, scrape natin yung mga top portion dito. Umulan kasi nung nakaraan. So, nakita ko na, napansin ko lang ulit kasi hindi ko masyadong napapansin minsan. Napansin ko na dito nga, napupondo yung lahat ng tubig galing dun sa taas. So, ayan. Mag-scrape lang po ta. Ayan, no? Ganda. Ganda ng lupa niya. Yung pinagkukuhanan ko kasi ngayon dun sa may kabilang puno, medyo malayo-layo ng konti kasi nagbubuhat ako ng yun nga, ng lupa galing dun. Pero ito, wow, ang ganda niya. Ayan, no? Mayroon pang ng mga worms. Ayan, scrape lang natin yung top portion, yung top soil. And then, ihalo natin siya doon sa ating cockpit. At saka doon sa ating compost. Ayan, guys. Kapag organic po talaga, kailangan lang po talaga natin syagain yung pagkuha ng mga kailangan natin para makapagpatubo tayo organically. Yun ang ganda talaga niya, guys. Usually, wala ako nakikita ganitong soil dito. Wala, kakita ko lang usually is talagang puro buhangin. Kasi nga, nasa Pampanga kami. Ayun na, mayroon pang mga mga worm castings. Oh, ayan. So, kailangan lang natin gawin to. And, dalhin natin siya doon sa ating garden. Yay! Para akong nakahanap ng gold, no? Tapos ilalagay lang natin siya sa ating balde. And then, yun, ready na natin para dun sa tataniman natin. Ang ganda niya, oh. As in, kung makikita niyo talaga yung color niya, it's dark. And it's nutrient rich talaga, oh. So, kung sa inyo po, mayroon din yung mga areas kung saan umaagos yung tubig, kung saan sila, na-stack, kung tawag doon, kung saan sila dumadaloy, tas doon sila nagpipirme. Usually, nandun lahat ng mga, mga compost, at saka yung mga rich in nutrient na lupa. Yan ang ganda niya.